Ikapito ng Hulyo, ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag niyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahan ng ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasakan niya ang inyong kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin niyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din niyo ang mga may sakit doon at sabihin niyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang kagalakan ng pagmimisyon. Bukod sa 12 apostol na inatasan ni Jesus na mangaral sa nawawalang sambahayan ng Israel, nagtalaga siya ng isa pang grupo ng mga tagasunod na ipahahayo para mangaral sa mga paganong bansa. Mayroong pagkakaiba sa kanilang bilang. Sabi ng ilan, sila ay 70, ang iba na may nagsasabing 72. Ang bilang ng mga taong tumulong kay Moises sa pamamahala ay 70. 2 mga alagad ang idinagdag sa kanilang hanay. Ang bilang na 72 ay maaari ding tumukoy sa bilang ng mga apo ni Noe na iniwan ang kanilang lupain at kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang grupong ito ng mga tagasunod ang siyang pagmumula ng iba't ibang lahi sa buong daigdig. Ipahayo ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa pagmimisyon pagkaraan ng pag-akyat niya sa langit. Samantala, inihahanda niya ang mga lalaking ito sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Ipahayo sila sa kanilang unang misyon ng kapayapaan. Magbibigay sila ng shalom at tatanggap rin sila ng kapayapaan mula sa sambahayan na kanilang pupuntahan. Kailangang ipakita nila ang kanilang tiwala sa pagpapala ng Diyos at hindi dapat mag-alala sa kanilang sariling ginhawa. Kailangang maging kontento sila sa buhay, manatili sa lugar na itinakda ng kanilang misyon at iwasang maghanap ng ibang lugar ayon sa sarili nilang kursunada. Tuwang-tuwa ang mga tagasunod sa kanilang pagbabalik at sa pagtatapos ng una nilang misyon. Nasaksihan nila kung paanong itinaboy ng kapangyarihan ng Diyos ang masasamang espiritu. Nakinig si Jesus habang ibinabahagi sa kanya ng kanyang mga tagasunod ang nilasap nilang tagumpay sa kanilang misyon. Sa isang pagkakataon, ipagpapasalamat ni Jesus sa Ama ang kaligayahang pinagsaluhan nila ng kanyang mga alagad. Iniwasan ni Jesus na maging mapagmalaki ang mga alagad kaya agad niyang tinuruan silang kilalanin ang Panginoon na siyang pinagmumulan ng kanilang kaligayahan. Ibinalik nila ang papuri sa Diyos sa halip na angkinin iyon at sabing
sarili nilang tagumpay ito. Ipinaalala sa kanila ni Jesus na ang pagmamalaki ang pangunahing kasalanan at kung paanong itinaboy si Lucifer sa paraiso dahil sa kanyang pagmamataas. Huwag nating tingnan ang kwento ng pagtatalaga sa 72 na bahagi lamang ng nakalipas at walang kaugnayan sa ating kasalukuyang karanasan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na lahat ng mga binyagang Kristiyano ay kabilang sa isang mahabang hanay ng mga tagasunod ni Kristo na ipinahahayo rin niya sa daigdig. Hinahamon tayong lahat na huwag manatiling nasisihan sa sarili nating maliit na mundo. Sa halip, tinatawag tayo bilang mga misyonero para akayin kay Jesu Kristo ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya.